Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ang pinaka-aantay ng lahat. Pag-uusapan natin ang about sa OT ko. Kung magkano nga ba ang kinikita ko sa overtime. Ayan. So, before ako mag-start, mag-disclaimer muna ako, no? At nang to, syempre, OT ko. Pinagpaguran ko. Charot. Ayun. Syempre, magkakaiba tayo ng OT, no? Depende sa workplace, depende sa company. Ayan. So, itong mga na-receive kong OT, syempre, hindi naman pare-pareho. Iba-iba siya every month. Ayan. So, nagmamatter siya kung ilan yung na-accumulate kong OT or overtime sa isang buwan or sa isang schedule. Kasi sa isang schedule, minsan isang buwan at mahigit yung duty namin. Ayan. So, i-share ko sa inyo from yung pinakamaliit na natanggap ko hanggang sa pinakamalaki. Try natin na alin yung pinakamalaki. Ayan. So, dahil lang daming nagre-request sa akin, Ma'am, magkano pong salary ng nurse sa Finland? Ma'am Shell, malaki din po bang napapadala niyo sa Pilipinas? Ma'am Shell, magkano pong sinasahod niyo sa mga overtime? Ano-ano po yung mga binabawas? Ano-ano po yung mga kinakaltas? Ganun! Well, naiintindihan ko kayo kasi nung nasa Pilipinas ako, ganyan din ako. Nagko-compare-compare ako. Worth it ba na lumipat ako sa Finland? Worth it ba na mag-work ako doon? Syempre, yung iba, naghahanap ng mga comparison kung malaki nga bang sinasahod ng assistant nurse dito sa Finland kumpara sa like UK or Canada, US, ganyan. So, bibigyan ko kayo ng overview kung magkano nga bang kinikita namin or magkano nga ba possible na kikitain mo sa mga OT. Ayan, so again, depende po sa na-accumulate mong overtime sa isang buwan or sa isang buwan mahigit. Ayan, sa mga bago po sa vlog ko, ako po ay isang assistant nurse dito sa Finland. Registered nurse po ako sa Pilipinas. At ang agency ko po, sa mga magko-comment, at ang agency ko po ay Top Make International Manpower Services. So, kumukuha po sila ng mga nurses from Finland, from Philippines to work as an assistant nurse dito sa Finland. So, they are based in La Trinidad, Benguet. Lalagay ko dito yung Facebook page ni Top Make para kung sakaling interesado kayong mag-apply as an assistant nurse dito sa Finland, i-search nyo lang sila sa Facebook at magpo-post po sila kung kailan merong orientation na magaganap and you have to sign in doon sa link na ilalagay nila doon sa page. Yun. Ayan, so bago ko ipakita sa inyo ang payslip ko, binibigay yung sahod namin sa OT every 15th of the month. So, tatanggap kami like January 15, February 15, ganon. So, hindi nalang hinahalo doon sa basic salary namin, which is nakukuha namin every end of the month. Ayan, so payslip reveal na tayo. Ang dami nang nag-aantay. Nag-prepare ako. Nag-print ako ng payslip ko para ma-explain ko sa inyo na mabuti kung ano yung mga kaganapan dito sa loob ng payslip ko. Diba? So, mag-start tayo doon sa pinakamababang nakuha ko na OT. Ayan, so dito tayo. Ang pinakamababang nakuha ko na OT is 149 euro lang siya. Bale, ang tax ko dito is 10.5%. Ito yung nag-uumpisa pa lang ako dito sa Finland. Ito yung pinaka-first ko talaga na OT na nakuha. Tapos, ang tax ko dito is, ito talaga yung pinaka-first ko na dineclare. So, ang binigay sa akin is 10.5. So, yun yung mababawas doon sa tax withholding ko, doon sa OT na nakuha ko. Ang pinaka-total talaga ng nakuha kong, na-accumulate kong OT for the month of February 21 hanggang March 13 is 185. So, mababawasan siya ng withholding tax, which is yung 10.5%. Ito yung tinatawag na inakumpidatus. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko. Nabawasan siya ng 19.44 euro. And then, syempre, mababawasan din yan ng tuyo elaman maxo, which is yung parang pension. Yung pension mo. Nabawasan siya ng 13.24 euro. And then yung
Ang hirap banggitin, guys. Nasa pinakababa naman, ito yung parang unemployment insurance. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, meron kang pa rin makukuhang sahod sa gobyerno. Makukuhang pera sa gobyerno. Yan. Yan yung nababawas. So, ang natira na lang is 149 euro. Siya nga pala, guys, meron siyang tinatawag na iltalisa. Kumbaga, merong additional na 15% doon sa parang... Meron siyang nadadagdag na 15% from 6 ng hapon, ng gabi, hanggang 9. Kasi yung duty namin minsan 2 to 9, ganyan. So, from 6 p.m. to 9 p.m, meron siyang additional na 15% yung time mo na yun. Depende doon sa per hour mo. Ayan. So, gets? And then, ang Saturday is 25%. So, kung may duty ka ng Saturday, so, additional siyang 25%. Ang sunod tayo naman, ang Sunday is double pay siya. Ayan. So, every Sunday, double pay talaga yan siya. So, ganun siya. Ito yung pinakamababa at pinakauna kong OT. Ayan. Ang saya ko na lang dito, guys. 149. Shucks, may additional akong 149. Hindi ko in-expect. Ah, syempre, baguhan ka pa lang. Diba? Ang saya mo na ng 149. Pero... mas sumaya pa ako nung next ko na na-OT, diba? Medyo lumaki-laki na siya. Siyempre, ito, that time, more on morning shift lang kami eh. Minsan lang kaming may weekend din. So, itong next ko naman na OT is from March 14, diba? Yung last is March 13. So, ito naman nag-start siya ng March 14 hanggang March 24. So, medyo... mahaba-haba siya, mahigit isang buwan siya, kaya medyo malaki-laki siya. So, ang nakuha ko naman dito is 598 euro. Diba? Ang laki. I mean, malaki na siya kasi syempre, kung i-compare mo doon sa basic na nakukuha mo, i-plus mo pa itong 598. Diba? Malaki na siya. Although, hindi nga lang ganito every time kasi minsan... yung OT namin binibigay ng... Meron kaming OT na 3 weeks lang binibigay na. So, yun yung maliit. Kaya nito, 3 weeks lang. Kaya maliit lang siya. Pero ito, mabot siya ng 598. Supposed to be, 739 siya. So, binawasan siya ng 10.5 na withholding tax ko. Yung pension, yung unemployment insurance, ganon. Ayun, kaya 598 na lang yung naiwan. Diba guys, parang, wow, diba, nakakabuhay na siya ng family. Nakakatuwa lang. And wait, there's more. Oh, diba, meron pa palang, mas malaki pa. Ito naman guys, yung next, ito yung parang, oh, wow, ito yung natanggap ko, charot. Ito yung mga moment na parang, huh? Umabot pala ng ganito yung ano ko, umabot pala ng ganitong OT. Diba? Ang saya-saya mo na, parang, ano kayong gusto kong bilhin? Charing, ganon. Makabayad na ng utang, guys. Diba? Ito naman, umabot siya ng 915 euro. Diba? Ang laki. Wow. Supposed to be 1,132 siya. Ito naman, nag-start siya from... June 6 hanggang June 29. Diba pa? Maiksi nga lang to. Ilang ano lang. Ah, kasi merong dinagdag dito from May 16 to June 5 na sunod tayo lisa or yung Sunday. Kaya nadagdag siya. Mayroon akong... Minsan kasi pagka yung mayroong nag-absent, tapos tatawagan kanila, like biglaan, like 2 hours yata before yung time or ganun ba, meron kang tinatawag na halutos raha, meron kang parang additional 50 euro. So, kaya minsan lumalaki yung ano mo, yung OT mo, kasi syempre parang 150% na siya kasi meron kang 50 euro, tapos yung 8 hours mo pa na duty, di ba? Ikong malaki yung per hour mo, di malaki din yung ibibigay sa'yo, yung OT mo, di ba? So, ayun, nakakatuwa lang kasi maabot pala ng ganito yung mga OT. Tapos, dito sa 915,
pwede pa pala siyang lumaki, guys. Akala ko doon lang talaga siya aabot. Nung nakuha ko tong next ko na sahod, hindi ko nababanggitin yung eksaktong amount. Pero, umaabot siya, guys, ng 1,500 up. Umaabot siya doon. Umaabot din siya ng 2,000, ganyan. Pero, pagka umaabot ka sa mga ganyang OT, syempre, grabe na yung bakbakan niyan. Meron pang time na 10 days akong walang off. Tapos, 3 araw na sunod-sunod akong pit kapaiba, yung double shift. Grabe din yung pagod, guys. Lalo na nung summer. Ito yung, itong malaking nakuha ko nung summer to. Hindi yung 900, ha? Mas malaki pa. 1,500 pataas. Grabe ito kasi nung summer, marami sa mga katrabaho namin ang nag-Kesaloma or nag-summer vacation. Kaya maraming bakanteng shifts. Kaya binigay sa amin. Ganon. Ito naman, pagka masipag ka lang or hindi ka talaga like maarte or hindi ka mapili sa trabaho, syempre nag-aaral ka din. Gusto mo din ng quality time sa family mo kung may anak ka or asawa ka. Pag mga ganito, talagang todo trabaho na ito, guys. Ang hirap na pagsabayin yung pag-aaral. Minsan hindi ako nakakasagot ng assignment ko kasi pagod na pagdating. Ganon. Pero nakakaya naman. Kailan mo lang talagang maging inspired. Pag nakita mo na tong numbers, kailangan ko magtrabaho ulit. Ganon! Itong mga previous ko pala na OT, iba-iba na siya kasi nag-adjust ako ng dineclare kong salary sa Vero. Kasi, di ba, medyo lumalaki yung nakukuha kong OT. So, kailangan kong i-adjust yung i-declare ko kasi malapit ko nang ma-hit yung ceiling nung dineclare ko last time. So, nung nag-adjust ako, nilagay ko doon 32,000 euro sa isang taon. Bali, naging 16% na yung tax ko. So, from 10.5, umakit ako to 16%. So, medyo masakit yun sa heart. Kasi todo trabaho ka, tapos 16% yung makukuha mo. Pero anyway, kung sumobra ka naman doon sa tax na binayaran mo, ibabalik naman yan ng Vero. Nung may nakuha akong mas malaki pa, nakita ko na, ala, malapit na naman ako sa ceiling. Kaya, nag-adjust na naman ako. Nito lang no October, last week ng October yata. Second week ng October, nag-adjust na naman ako. Ginawa ko siyang 35,000 euro. So, lumaki na naman yung tax ko, withholding tax ko. Naging 20% na siya. So, nung lumabas yung payslip namin kahapon, nakita ko, shucks, ang laki ng bawas. Ang laki talaga, as in, syempre 20% na yon. Pero okay lang, kasi malaki din naman yung nakuha ko. Ganun lang siya, guys. Kailangan nyo ding maging careful sa dinideclare nyo. Anyway, makikita mo naman sa payslip kung ilan na lang yung natitira doon sa kailangan mong ma-receive na salary for the rest of the month for this year. Ganon siya. Makikita mo siya. At saka, convenient yung pag-change mo ng declaration ng salary mo kasi online lang siya. Tapos, makikita mo dun agad kung ilang percent yung magiging withholding tax mo. Pwede din silang mag-send ng paper, ganon, para may hawak ka. Pwede mo din namang i-download doon sa site nila. Ganon siya ka-convenient. Nakikita mo din siya sa payslip mo. Ganon. Pantayin mo kung ilan na lang yung natira doon sa dineclare mo. Kasi pagka hindi, ayun, imbis na ikaw ang babayaran ng Vero, ikaw pa magbabayad sa kanila, 'di ba? Ang sakit. Kasi may mga nagkwento din sa akin or sa amin na sila pa yung nagbayad ng 300 euro nung December, ganyan, sila pa nagbayad ng 200 ganyan. So kailangan mo talaga siyang bantayan. Kaya ako natakot ako, hala, ilan na lang? 6,000 na lang, tapos sabi ko ilang buwan pa yung matitira. Alam, ma-reach ko talaga siya. O, ma-reach ko talaga yung ceiling ko. Kaya, nag-adjust agad ako sa Vero. Ayun. Kaya nung dumating yung OT namin, yung payslip namin kahapon, nag-effect na siya doon sa OT ko. Sakit sa bangs. Pero, carry lang. Ganun talaga. Kailangan talaga magbayad ng tax. Yun lang.
sa mga nagtatanong kung, ma'am, may naiwan pa ba sa sahod mo? Magkano po yung napapadala mo sa Pilipinas? Ganyan. Meron naman ako napapadala, syempre. Nakakabay din ng utang. depende din kasi sa nagtatanong naman kung may natitira pa ba sa sahod mo, ganyan. Meron naman, syempre. Ang binabayad ko kasi dito, nung time na to, tong mga OT na to, ang binabayad ko dito sa apartment, nung time na yon, nasa 550 euro. Medyo gumaan-gaan lang nung mga June na, naging 290 na lang yung bayad ko sa apartment. Sa natitirang sahod kasi, depende kasi kung syempre magkano yung binabayaran mo sa bahay. Apartment kasi talaga yung nagpapabigat. Minsan yung iba gumagastos ng 600 sa isang bahay, hindi pa kasali doon ang water, hindi pa kasali yung kuryente, hindi pa kasali ang house insurance. Tapos magpapadala ka pa sa Pilipinas, tapos sa food, syempre magastos din sa pagkain. Although kami sa work, free yung pagkain, pero magastos pa rin guys, as in, meron nga umabot ako ng 150. Tapos trinatry ko na hindi umabot doon, minsan nakaka 136 ako, ganyan sa isang buwan, so magastos talaga. May natitira pa, nakakapag-ipon pa, kahit konti, nakakapagpadala pa sa Pilipinas. Ayun. Nanood at nagbabalak pumunta dito sa Finland, at least meron kayong idea na, ay ganun pala yun, pwede palang umabot ng ganun. Pero syempre, sabi ko nga, depende sa company, depende sa availability ng work. Yun. Depende din kung gano'ng kakasipag. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa mga numbers na narinig nyo. Salamat at see you on my next vlog. Bye!